guys, welcome back to my channel. This is Allen. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin at bago ka sa channel na to, mag-subscribe ka na. At kung matagal ka na, thank you very much na nag-stay ka. So for tonight's video, yes, it's night guys. Andito ako sa kwarto namin at matutulog na sana ako. Naisip ko na i-vlog to dahil itong gagamitin ko ngayong product is bago sa skincare routine ko. Siya yung pinakabagong nadagdag. So, alam niyo naman guys na nakapag-vlog na ako before ng mga skincare routine ko at may mga nabago doon, may mga nadagdag doon na ang saya ko naman na nadagdag sila sa skincare routine ko. Kasi as you can see guys, kung mapapansin nyo, nagbago yung texture ng face ko talaga, nag-improve siya. So, tingin ko worth sharing itong ipapakita ko sa inyo. Alam niyo naman guys kung gaano ako ka-fanatic ng aloe vera gel ng The Nature Republic, di ba? Ang tagal ko na siyang ginagamit, nakailang tab na ako noon at love na love ko siya dahil talagang nasusuot niya yung ano ko, yung skin ko, tapos cooling effect, ganun. Feeling ko nagiging mas hydrated yung skin ko kapag ginagamit ko siya. So itong bagong product na ipapakita ko sa inyo ngayon, parang may pagkakahawig sa aloe vera gel. So ano ba tong product na to guys? This is the JEJU Aloe Eyes from the FACESHOP. Ganyan siya guys. Kasi laki lang din siya ng tub ng aloe vera gel ng Nature Republic. Ang kaibahan lang nila is yung kulay. As you can see, parang powder blue yung takip, tapos white itong ano. Di ko alam kung transparent itong pinaka-tub niya or white. Kasi yung product niya itself is may pagka white-like. White talaga siya, lotion-like yun pala. Pag binuksan nyo siya, ganyan siya guys. Meron pa siyang cover dito. At good thing na nilagyan nila ng parang extrang plastic. Parang nakaganyan oh. Mas madali mong matatanggal yung takip. Hindi kagaya na sa iba. Kailangan pa itong kabin para mabuksan. Eto, easy lang. Medyo hindi. So, ayan. Eto siya guys. Kalat-kalat na sorry. Ayan, ganyan siya. Lotion-like. Ayan. White siya, guys. Tsaka, ayun. Hindi siya jelly-jelly-like eh. Hindi katulad ng aloe vera gel. Pero, parang ganyan din siya. Tapos yung amoy niya. Sobrang refreshing ng amoy niya. May scent siya talaga, guys. Sobrang light lang na... Hindi ko ma-explain kung ano yung scent niya, pero ang bango ng scent niya guys, tas gustong-gusto ko siya. Ano yung difference niya sa aloe vera gel? Pag nilagay mo sa freezer ng matagal, tumitigas siya talaga. Parang siya nagiging yellow talaga, tas may konting mga tunaw lang na parts, pero talagang nagi-yellow siya. Ito guys, pwede niyo siyang ilagay sa freezer, tapos sobrang nakakasuit siya talaga ng face. Lalo na guys, ngayon summer. Ay, sobrang sarap niya sa face. Hindi na siya ganun katigas eh. Katulad kanina ng pagkuha ko. Kanina, yung alam mo yun, pag ginanon mo siya, mararamdaman mo may mga ice. Parang may pagka ano siya, may pagka ice cream. Hindi siya tumitigas ng sobra. Parang icing na tumigas. Hindi ko ma-explain. Basta parang siyang icing na tumigas. Pero hindi totally matigas. Whipped cream, parang gano'n, na galing sa freezer. Gano'n yung texture niya, guys. Tapos, ayan siya. Ganyan. Dinodom na. Pag nilalagay ko siya sa face ko nang hindi siya galing sa freezer, nararamdaman ko naman na mayroon siyang konting cooling effect. Pero mas maganda pa galing siya sa freezer. Yung kalalabas lang talaga, tapos halos mag-yelo na yung mga tubig-tubig niya sa gilid. Ay, sobrang sarap niya guys ilagay sa face. Lalo na pag nilalagay ko to, tumatapat ako sa aircon. Tapos gaganyan ko. Sobrang sarap niya. Tapos ang bango-bango pa niya. Sobrang refreshing. Lalo na kapag galing ka sa traffic, sa trabaho, traffic, init. Sobrang nakaka-refresh siya guys. Pag nilalagay ko siya, dinadamihan ko siya ng todo. Kasi gusto ko yung talagang lumulutang-lutang siya sa face ko. Hindi yung sakto lang, hindi yung parang nag-moisturizer lang.
hindi. Dinadamihan ko talaga. Oh my God. Nakaka-relax siya, guys. Nilalagay ko to kapag talagang, alam mo yun, yung matutulog na talaga ako. Para habang nilalagay ko siya, nakatapat ako sa aircon. Tapos after ko siyang gamitin, tuwing umaga, mapapansin ko na sobrang smooth ng skin ko. Tapos hydrated na hydrated yung itsura niya. Tapos nalelesen yung pagiging oily ko sa kanya. I know meron pang ibang brand ng JEJU Eyes. Halos pare-parehas kasi yung packaging nila. May hawig yung merong aloe vera dito, tapos may mga eyes sa baba, tapos merong blue na something, tapos nakalagay JEJU Aloe Eyes, kaya hindi mo malalaman kung ano bang brand yun. Pero nag-stick ako dito sa JEJU Aloe Eyes ng The Face Shop, kasi yung JEJU Aloe Eyes ng, ba yun? Basta yun nabili ko sa Watson, mura lang for $199, I think. Parang ganun, less than $200. Medyo hindi ako hiyang sa kanya kasi nangangati yung dito ko pagkalagay ko. Nangangati yung dito na part sa mga gilid-gilid. Pero this one guys, dito sa JEJU Aloe Eyes ng The Face Shop, wala akong nararamdaman na anything. Parang katulad ng aloe vera gel ng Nature Republic. Yung talagang parang naglagay lang ako ng tubig sa mukha. Ganun yung feeling. Hindi siya nag-react or anything. Hindi ako nag-rashes, hindi ako nangate, hindi mainit sa mukha. Sobrang refreshing lang niya. Ganun yung feeling ko dito sa JEJU Aloe Eyes. Kaya mas nag-stick ako dito kasi dun sa nandun sa Watson. So magkano ba tong JEJU Aloe Eyes, guys? I bought this for $295. Isang tub. Medyo mahal siya dun sa aloe vera gel ng Nature Republic. Parang $260 lang yun. Ganun, nagsisale pa sila pag minsan, pag marami kang bibili. Worth it ba yung pag-upgrade ko? Actually, oo, parang worth it. Kasi nga, sabi ko kanina, mas better siyang ilagay sa freezer. Yung aloe vera gel ko, nilalagay ko sa freezer, tumitigas. So, maghihintay pa ako ng ilang minutes bago ko siya gamitin. Pero dito, sa product na to, pagkalabas na pagkalabas niya sa freezer, pwede ko na kagad siya gamitin. Yun yung gusto ko sa kanya. Tapos talagang meron talaga siyang cooling effect na ibibigay. So kahit na ilang minutes na siyang nasa face mo, malamig pa rin siya. Yun yung pinaka gusto ko sa kanya. Halos same lang naman yung nagagawa nila sa face ko ng aloe vera gel. Yun lang, mas bet ko to ngayon dahil yung scent niya din, sobrang refreshing. Yung boyfriend ko, ginagamit ko din to sa kanya dahil nga ang init diba sa labas para ma-refresh yung face. So ayun na guys yung review ko para sa product na to. So far so good. 1 month ko na siyang ginagamit guys and gustong gusto ko siya. Gustong gusto siya ng boyfriend ko. Pinagamit ko din siya dun sa pamangkin ko tsaka dun sa kapatid ng boyfriend ko na bata. Gusto din nila. Nagustuhan talaga nila. At gustong gusto ko rin siya. Actually, kauna-unahan ko pa lang to na tab, pero kahit na medyo pricey siya, guys, bibili pa ulit ako kasi gustong-gusto ko siya talaga. I-update ko kayo kung meron mang mangyari. Tingin ko naman wala, hindi naman kami maa-allergy dito or what dahil 1 month na nga namin siyang gamit. Sana nakatulong sa inyo, guys, yung video na to sa mga naghahanap ng pampa-fresh every night maliban sa mga mask. I know, mahal kasi yung mga mask, guys. Ako rin hindi ako kadalasan. Actually, parang once or twice or thrice pa lang ako bumibili ng mask. Mabibilang pa lang sa kamay dahil nga pricey talaga yung mga mask. Mga face mask, guys. So, dito na lang ako sa mga nakatab na mga gels. Ganun din naman yung effect nila sa akin kinabukasan. By the way, guys, magkakaroon pala ako ng giveaway. So, magpaparapol tayo, guys. So, keep on watching lang, guys. I-post ko naman kung kailan yung giveaway na yon. Sana sumali kayo lahat. So, ayan. Mag-subscribe kayo. Bye! Just a